ang buhay namin kapag baha part 6. Sheesh! Ngayong araw nga ay lumusong na naman ako dito sa baha. At eto, marami nga akong kasama na may mga dala ring batya. Dahil nga merong bumaba sa aming biyaya at kukuhanin na namin. At eto talaga ang pangunahing gamit namin kapag baha, itong batya. Medyo bumabaw na nga itong tubig baha dito sa amin. At yes mga ate, bumabaw pa yan, ang lagay na yan. Dahil dito sa nilalakaran namin na to ay hanggang leeg siya nung nakaraang araw. Ngayon nga ay hanggang dibdib na lang. Ito ay malaking papasalamat namin. Dahil halos isang linggo na nga lubog yung lugar namin sa baha. Sobrang hirap talaga kapag baha dito. Pero yung mga bata, naging swimming pool pa nga nila ito. Dito nga sa part na to ay hanggang bewang na lang. At mga ate, nandito na nga kami sa pagkukuhanan namin ng biyaya at nakapila pa yung mga batya namin dyan. Medyo napaaga nga yung pagpunta namin pero okay lang. At least nasa unahan kami ng pila. Mahirap na kasing mahuli, baka maubusan pa. Ay wala na nga kaming ulamin at sasaing mamaya. At shoutout nga pala sa mga nakakilala sa akin kanina. Mga ate, pasensya na nga kayo kung hindi pa nga ako makapag-share ngayon. Yung sinasahod kasi namin dito ay sakto lang pambili ng candy. Bago pa lang kasi kaming nagbablog. Kaya hindi pa kalakihan yung sinasahod. Kaya pakiusap ko, huwag niyong i-skip yung mga ads na nakikita nyo. At syempre, tapusin nyo rin yung video namin hanggang dulo. At ito nga rin yung isa sa dahilan kung bakit ako nagbablog talaga. Yung makapag-share kahit papaano sa ating kapwa. Pag uwi nga niya namin mga ate, nakaramdam kami ng gutom. Kaya talagang bumalik pa kami dito. Para lang mag-fishball. Wala kasi kaming dalang pera kanina. At tingnan nyo nga dito, para lang kaming nasa resort. Lahat nga ng taong lumalabas at pumapasok ay basa talaga. Fishball at kikiam nga lang ang tinda ni nanay at tatay. Kaya eto na lang din ang binili namin. At pagtingin ko nga dito sa camera, nagulat nga ako sa itsura ko. Ay sa ilang oras ba naman namin nakapila sa bilad, nang itim talaga kami. Sunog talaga pati anit ko. Pero pinagpapasalamat ko yun kasi naluto nga yung mga kuto ko. Wala nga silang tindang palamig. Laring nagtitinda ng soft drinks dahil kabubukas nga lang ng kuryente. Kaya nung nabulunan kami ng kapatid ko at naanghangan, dito na lang kami talaga uminom sa tubig baha. Dahil bukod sa libre ito ay may flavor pa nga tong kakaiba na hahanap-hanapin mo talaga. O diba, halata naman sa mukha ko na nasarapan nga ako sa tubig na ininom namin. Sheesh!